Yes guys, welcome back to my channel. Andito ulit ako, babalik para sa panibagong tutorial. Kusapan natin ngayon about Windows 10. Sa mga mahilig mag-install mga software dyan, nakasama mga keygen or crack, meron akong ibibigay sa inyong tips bago nyo install o i-run ang keygen or i-operate ang crack is to disable nyo muna yung real-time. Yung real-time na to, o real scan, ay makikita nyo dito sa settings ng Windows 10. Okay. So, click nyo lang ito. Then, punta ka dito sa Windows Security. Under the Windows Security, meron kayo makikita dito ang Virus and Threat Protection. So, dito sa Virus and Threat Protection, settings, makikita nyo dito yung manage settings. So, itong real-time protection, ito ang built-in antivirus ng Windows 10. Okay? So, kung mag-i-install kayo ng software na may kasamang keygen or crack, i-disable nyo muna ito para hindi siya na-detect as Trojan or automatic na didelete ng real-time protection. So, ang gawin nyo lang is to open. Yes, and then kung tapos na kayo software, tapos pagkaganahin nyo yung keygen, i-off nyo lang ito, and then saka nyo i-run yung keygen, for example right click and then run as administrator. So yun lang ang the best thing na mapagana nyo para yung gamit nyo yung software is hindi siya magiging trial at hindi siya may didelete ng built-in antivirus ng Windows 10. So, after nyo ma-install, syempre, for example, nakalagay sa external, so, i-safety remove nyo muna yung external. Kung hindi naman, kung yung files nyo is nakalagay sa sinave nyo sa computer for meantime only, for temporary only. Excuse me. Delete nyo kaagad bago nyo i-on ito. So, on nyo lang and then close and then okay. So, yun na po yan. So, sa mga lalo sa mga online gaming o nagda-download ng mga software na may kasamang crack or keygen, i-disable nyo muna itong real-time protection. So, ganun yun. So, guys, meron pang isa regarding the pag-install ng software. Pakitingnan nyo po muna kung 32 or 64-bit ang iyong Windows. Actually, sa ngayon, kadalasan na ginagamit ngayon is 64-bit. Okay. So, guys, hanggang doon muna ang may bibigay sa inyong tips or tricks regarding sa pag-install ng software na may kasamang keygen or crack. So, kailangan nyo i-disable muna ang real-time protection para hindi na di-detect ng antivirus ng Windows 10 na Trojan. So, guys, hope to see you again. Peace.